Paano kung mayroong isang sistema ng pagboto na maaaring pumili ng mga kandidato na pinakagusto ng lahat ng mga botante? Isang kandidato na napapatibay sa pamantayan ng boto ng karamihan. Ito ang ginagawa ng ranking choice voting. Simula sa 2021, gagamitin ng New Yorkers ang ranking choice voting sa lahat ng pangunahin at espesyal na halalan para sa mga lokal na tanggapan. Sa kasalukuyang sistema, ang mga kandidato na nakatanggap na pinakamaraming boto ay nananalo. Kaya isang boto lang ang nakuha mo. Nagre-resulta ito sa mga kandidato na nahalal nang hindi nakatanggap ang karamihan ng suporta. Kung ang isang karera ay hindi nangangailangan ng karamihan para sa tagumpay, ang isang kandidato ay maaaring manalo na may mas mababa sa kalahati ng boto. Upang may kahulugan ng ranking choice ng pagboto, isipin ang isang malaking pangkat na nag-order ng takeout. Bawat isa ay may kaibang panlasa, ngunit nais ng grupo na piliin ang ulam na gusto ng lahat. Kung gagamit ng rank choice, bawat tao ay nagranggo ng kanilang pinggan ayon sa kagustuhan. Isulat nila ang kanilang paborito sa unang haligi, ang pangalawang sa susunod, sinundan ng pangatlo, pang-apat at ikalima. Lahat ng mga unang lugar na boto ay binibilang. Kung ang isang ulam ay tumanggap ng higit na 50%, mananalo ito. Kung walang ulam ang nakatanggap higit sa kalahati, ang natitirang ranggo ay ginagamit upang matukoy ang panalong ulam. Mga boto para sa hindi tanyag na ulam ay ilalaan sa pangalawang pagpipilian na niranggo ng bawat botante. Pag ang isang ulam ay pumasa sa kalahati, ang halalan ay nagpapasihan o sa kaso ng rank choices ng panalong kandidato. Ang gusto ng lahat ng pangkat ay lilika ng mas pantay at demokratikong resulta. Kainan na! Ang rank choice voting ay nagbibigay sa New York voters maraming pagpipilian at kinikilala ang mga nahalal na opisyal na gusto ng mga taong pinaglilingkuran nila. Kung nais mong matuto ng higit pa, bisitahin kami sa aafederation.org o sundan kami sa social media online.